si class ko tomorrow eh. Sorry po, sorry. Okay lang, sir. So, good evening po ulit, Josh and Sir Jay. So, welcome to our, our resumption of our discussion for CFP, crystal field theory. So, as a review, Josh, no? Your crystal field theory, in crystal field theory, ano nga ang ina-assume natin dito, Josh? When your ligands will be interacting with your d orbitals, kunwari octahedral yung shape, sino ang pinaka-affected? D squared saka d x squared minus y squared mo. Correct. So octahedral, mali yung drawing ko na octahedral. Ayan. So kunwari each circle here will represent in-x ko na lang. Ayan. This one. So each circle here or each sphere here will represent your ligand, no? So kapag ganyan, Josh, yung dx squared minus y squared and yung dz squared, may donut pa yan dyan, no? Will be the most affected. So kung sila yung pinaka-affected, Josh, ano mangyayari sa kanya? Energy will increase or decrease? Bakit? Bakit sila affected? Kasi nasa way po yun, no? Yung ligands are in the way. Mm, pero ano naman kung yung ligands may are in their way, no? Negative centers po sila, so very good. So your d orbitals contain electrons. Tapos yung ligands mo, electron donors din sila, 'di ba? These are your electron acceptors, tama? Abo. Acids to, 'di ba? Lewis acid. So Lewis acid, electron pair acceptor. Yung ligand mo naman, Lewis base, right? So electron pair donor. So if that is the case, what will happen if your d orbitals and your ligand orbitals will meet? They will? They will repel. Ayun, magkakaroon ka ng repulsion energy. So with that, what will happen to your energy kung may repulsion? Increase, decrease. Very good. Tataas lagi yan, ha? Basta may repulsion, Josh, tumataas yung energy. That's the reason why kapag nagkaroon ng d-orbital, octahedral d-orbital, magkakaroon ng splitting. Very good. So, yung dz squared and dx squared minus y squared mo, nasa taas yan. Tapos yung dxy, dyz, dxz, nasa baba naman. So, this is called your octahedral d-splitting. Okay? And then, it will be divided this way, no? 6dq, 4dq, or this is 6 over 10. Then 4 over 10 or 3/5, 2/5. Okay? Ganyan siya. Okay? What can you say again with, this is really important, no? Anong masasabi mo with dxy, dyz, and dxz? They are? Degenerate. Degenerate yun. Yung mga term na yan, ha? They are degenerate. Good. So with that, yan. We can now divide or we can now easily understand yung mga ligands mo. So when you have strong field ligands, anong ginagawa niya sa splitting energy mo? By the way, this whole thing that separates your dz squared or ano ang tawag sa level na to? EG. EG, very good. And then ito? T2G yata po. Okay, T2G yan. EG and T2G. Basta para hindi mo malimutan, T stands for triplet eh. Ayan. Okay? Para at least triplet siya tatlo. T2G and EG. Ngayon, ano yung difference ng EG and T2G? Anong tawag natin dyan? Yung distance? Yes. Yun nga po, CFSE, Crystal Field Splitting Energy. Or crystal field stabilizing energy. Regardless, same lang din yan, no? So, pwede rin yun, splitting energy. Same lang din yun. So, with that, we can now easily understand yung mga strength ng ligand mo, no? So, if you have strong field ligands, it will make your, ano masasabi mo sa CFSE? Large or small? Higher. Pag strong field. Okay. Pag strong field, mataas yung CFSE mo. So, ano yung mapuproduce mong complex? High spin or low spin? Baliktad to. Okay, right. Correct. Strong field ligand will produce what? Low spin po. Okay, low spin complex. Okay?
So when you say low spin complex, anong pinopromote nito? Pairing up or yung hands rule? Pairing up mo. Good. Kasi dito ka lang mag-occupy, no? Pag low spin complex, punuin mo muna to lahat bago ka umakyat sa EG level. So you'll find more pairing kapag low spin complex. Pero kapag weak field ligan, Josh, ano mangyayari sa CFSE mo? Lilit po. Okay. So this would be weak field ligan. So therefore, if that is the case, what complex will be produced? High spin complex. Ayan. Kaya madali natin madali nang intindihin, no? Kasi maliit lang pala ang CFSE kapag weak field ligan. So therefore, you will now promote unpairing here. So, ito yung usual na alam natin, no? Hands rule. So, occupy first your d orbitals and then before pairing up. So, let's proceed. Ngayon, na naturo ko sa ito, no, kung paano mag-compute, di ba? So, I think ito yung mga type of ligands mo, no? So, ano nga yung pattern natin dito na binigay ko sa'yo? Basta may mga nitrogen. Tapos ano, sila yung dinidikitan, no? Basta may mga nitrogen. Mataas yan. Strong field ligands yan. So, minsan yung ammonia, actually, minsan ano na to eh. Parang lower strong field ligand to intermediate field ligand, no? Pero ang water mo, if you will notice, intermediate field ligand siya. Pero minsan, you can consider them sa ibang reference kasi baka makita mo, ay, weak field C. Water. Pero in fact, majority naman ng references, si ammonia at water ay bonded together or grouped together as intermediate field ligands. So nga lang, remember Joshua, ammonia is higher in energy than water kapag dumidikit na siya sa metal. Okay? So ngayon, eto yata, ano yung natapos natin? I think eto, no? Binigay ko to sa'yo. Alam ko ako yung nag-solve nito. Tapos ikaw yata din ito. Okay? Calculate the ground state energy of this one. So, hindi ko matandaan kung ano yung ano kasi parang 2 weeks ago yata natin ito, no? So, pero natatandaan mo pa kung paano i-calculate? So, ayan ha, balikan ko lang tong A tapos ikaw si B. Anong mabilis? Diba po may parang ano yung tagan? Ano yun? Yan may square root. Parang anyata x square root x plus 2 or x times 2 ba po? Eh, sa ano yun? Magnetic moment yun. Tapos na natin yun. Ito yun. Yung square root of n times n plus 2. Para sa para magnetism yan. Tapos ngayon, pwede mo yan i-arrange, no? Yung ganyan, no? So kung sino yung maraming unpaired, siya yung mas magiging paramagnetic kasi n is your number of unpaired electrons. Okay? So, ganun pa rin naman yun, no? Hindi siya nag-debate dun sa original na tinuro ko sa yung technique na the more unpaired electrons you have, the higher the paramagnetism. Dito kasi nagka-value lang. Kasi nung una, di ba, tingnan mo, sabi ko sa'yo, lumalalim lang yung chem na nalalaman mo. Kasi at first, I taught you na you just count the number of electrons, no? Unpaired electrons. And then, you will know na kung sino yung mas paramagnetic. Pero this time, you have values already. Kasi meron ka ng formula for paramagnetism. Anyway, balik tayo dito. Okay, so, quick review lang natin to ha. So, for CoF63 minus, fluorine is what? Strong field or weak field? Weak field. Very good. This is a weak field ligand. So, ngayon, ano ang ipoproduce yung complex? High spin. High spin complex. So, ipropromote niya yung unpairing, right? So, pag meron ka ng EG and T2G level, so, ang CoF63 minus, tingin ka ngayon kay cobalt. Cobalt, anong charge, Josh? Cobalt, 3+. Very good. Cobalt 3+. If that is the case, ano ngayon ang magiging electronic configuration ni cobalt 3+. Cobalt 3+ is D7, tapos 4S2. Eh, 3+ siya. D? Ha? Ano mangyayari? Magiging D4 ba? Oh, why D4? Ah, mag-plus
7. Ay, hindi. The D6 lang pala po. Na, very good. Kasi may 4S2 ka pa eh. Yeah. Oh, nakalimutan mo si 4S2. 4S2 will be removed first, followed by your D7. So, D6 ngayon siya. So, if that is D6, paano i-occupy ni Cobalt 3 Plus with fluorine or fluoride as ligand yung tetrahedral splitting mo? So, or octahedral rather. Octahedral splitting. 1, 2, 3. Ano? Pairing up or occupy first the EG level? Occupy the EG level mo. Kasi high spin complex. Very good. 4, 5, and then 6. Ito ngayon ang magiging splitting diagram mo. Okay? So, with that, ano nga ulit yung nandito, Josh? Ilang DQ? Or ilang delta O? 3/5 or 2/5? 3/5 po. Okay. Delta O. Ito? 2/5. And then, ano ang, ano nila? Energy. Ito plus, and then ito minus. Correct? Amo. Kaya yung delta O mo ay equal to, paano ulit? Bilangin mo kung ilan yung electrons. So, ilan yung nasa taas? Antigen, nasa EG level mo? 2. So, 2 times 3/5, no? Or ano nga ito? 0.6, correct. 0.6, no? Yan. Tapos plus to. Okay? Plus yan. Then minus, ano ngayon yung nasa ano mo? Ilang electrons? 4. Times 0.4. Tama? Ah, yes. Correct? Tapos, saka tayo nag, ano, yung pi e, tsaka pi c. Balikan na lang muna natin yan, no? So, sa ngayon, ito muna. So, what will be the answer? Something. 2 times 0.6, 1.2, right? 1.2. Tapos, minus 4 times 0.4? About, negative 0.4 sabihin. So, 1.6. But this is 1.6. So, therefore, ang answer mo ay delta O, negative? Negative 0.4. Negative 0.4. Okay? So, yan ngayon siya. Or negative 0.4 delta O. Kasi may mga delta O yan sila dito eh. Okay? So, yan. How about, ikaw yung gumawa nung sa cyanide naman. So, balikan ko ha. Ito ang cyanide at carbonyl. Ayan. Cyanide and carbonyl are both what? Strong field ligand. So, if that is the case, wait lang. Tandaan na lang natin, no? CO(CN)6-3 minus yung letter C, FeCO5. I'll stop sharing and then you share your screen. CO(CN)6-3 minus, yun yung letter B mo. Ina mo. Sige lang. CO(CN)6-3 minus and FeCO5. Ay, may titingnan lang din ako dito. Parang may additional notes ako dito eh. Let me check. You can just share your ano ha. Don't hesitate to share your screen. Okay. Yan, tether pala ito. Cobalt ano po? 6? Cobalt CN6-3 minus. Ayun, 6. Yan po. Yan. CO. Okay, good. CN. That's your letter B. And then, FeCO5 yung isa. Wait, let me do annotation then shift. Saan yung off ko dito? Rock. Annotate. This is your letter B. Yan.
Then ito yung letter C mo. F E C O 5. Yan. Ba't ganun? Ayaw niya sumulat. Ayan. Na-delay lang pala. F-E-C-O-5. Yan. So, ngayon may kita mo ngayon yung difference, no? Kapag high spin tsaka low spin. Imagine, no? Yung letter A mo tsaka letter B, same cobalt sila. Pero, it will produce different delta oct. Okay? At, negative 2.4 delta oct. Ganun yan. Or delta O. Lalagyan mo lang ng ganito. Tadang! And apparently, same sila, no? Kasi same sila ng pattern, eh. So, 3D6 to. Oo. 3D6. Tapos, si carbonyl ion mo ay isa ring strong field ligand. That's the reason why they will end up having the same value. Okay? So, I'll share now my screen. Yes. Tapos, punta tayo dito. Next. Ito naman yung susunod na topic natin, no? So, the next one will be... Yan. Ayun. Try nating i-predict, no? So, let's say, Josh, what if you'll have a tetrahedral na complex? So, tetrahedral complex. Wait lang ha. Oh, mag-add lang ako ng additional na ayan. Tetrahedral complex. So, pag tetrahedral, Josh, ganito yung orientation ng cloud, di ba? Nung electron cloud. Oop. Wait. Pangit yung pagkakadrawing ko eh. Ayan. So, gawa mo na ako ng anong axis nga lagi yung nakatayo? Yung vertical, Josh? Okay, good. Tapos ito, pwedeng mag-vary kasi ito eh, no? Depending sa ano. Ayan. Okay, sino naman to? Hindi lang siya pantay, ha? Pero yan. Ah, sige, yan. Ikaw na mag-decide. Anyway, paano kapag tetrahedral, Josh, yung mangyayari? Pag tetrahedral, paano ang pagpasok ng mga ligands? Okay? Pag tetrahedral, Okay, so ganyan yung pasok ng tetrahedral, no? Pag tetrahedral ba? Actually, Josh, yung sa tetrahedral, okay, good. Sa tetrahedral, minsan hindi dyan nila nilalagay sa ano, no? Ang orientation nila hindi sa Z. Minsan ganito yung parang pinaka-orientation nila, no? Just to minsan iniisip ko just to justify the ano eh, the splitting diagram. Pag nandito ka, ayan, ito yung parang pinaka-Z mo. Nakaganon siya. Nasaan yung ibang ligand mo? I think tayo imagine mo to. Okay, very good. Ayan, nandito, no? I have a question. If this is the case, Josh, sino ang mga mas magre-repel? Yung mga dito po. What d orbitals will be repelled? Okay, good. Sino-sino yun? Wait. Yes, XZ. So, who will experience the greatest repulsion? XZ po. DXZ. DXZ. Okay, good. Sige. Ikaw na magsulat. DXZ. Ano pa? Ano to? Yung... ano to? Siya. DY. DYDZ po? Probably. DYZ. Sige, DYZ. At saka DX. DYZ, DXZ, tsaka ano pa? Huwag ko lang tayo. DXY. Tama ba? May DXY tayo, no? Yung mga nasa pagitan.
ng x and y. Correct? Yung ang shortcut nito, Josh, kung sino yung nasa baba kanina, ayan, dxy, dyz, dxz, sila ngayon yung nasa taas. Babaliktad siya. Tapos si dz squared at saka si, sino to? Si dz squared at si dx squared minus y squared, sila yung less yung repulsion. Okay? So, can you predict the splitting diagram this time? Sige nga, kunwari, ito yung original d orbital mo. Tat, 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 tat. Ayan. This will be your d orbital. So, d orbitals. So, predict the splitting diagram. Sige nga, what will be the splitting diagram, Josh? Ayan, very good. Good, and then? Okay. Tatlo ngayon sa taas. And then dalawa na lang sa baba. Ayan, ganyan ngayon yung splitting diagram. So, nandito yung T2G mo. Tapos, this will be your EG. Good. DXZ, DYZ, DXY. And yung nasa baba, very good. Paano kapag, eto ngayon, Josh, yung susunod kong tanong. This is another scenario. What if you have square planar? Bro! Oh, no. No, oh, kaya mo ma-predict yan. What if you have a square planar? Yung problem po dyan is which plane? Mm-hmm. That's a good question. XY, XY. Sige, XY na lang. Uh-huh. Siyempre sa XY ka talaga mag-ano. Pero ano sa, po? Sa within the axis ng X and Y. At talagang super disturbed po yung ano, X squared minus Y. Ah, correct. Siya na lang yung magiging ano. Tinapon nito talaga ito po sa kanya. Correct. Siya na lang ang ma-disturb. Yan. Paganyan ngayon. So, sino ang makaka-experience ng greatest repulsion? Yan. So, lagay mo muna dito repulsion. Oh, paano yan? Okay, the experiment. Hindi mo to pwede. Ah, okay. Iba to ha, Josh, ha? Wait. Baka malito ka eh. Papabura niyan. Pa-erase muna. Ayan. Hindi, tama na yung dun sa ano mo. Yung sa greatest. Sige, anyway. Eto. Ayan. Dito ka mag-start. Kasi ito yung d-orbitals mo eh. Okay? So, ayan. Very good. Dx squared minus y squared. I have a question, Josh. Sino pa yung natatamaan ng dx ng incoming ligands mo? May natatamaan ba po dyan? Oo naman! What? O, analyze. What are your d orbitals? Saka yung mga shapes nila. Dx squared. Put it somewhere. Ito. Diba you have yung may donut. Yun nga po, dz squared. Okay, correct. Pero tingin mo, malaki ba yung repulsion sa dz squared? Hindi po, pero parang may donut lang yan. Na maliit. Okay, good. Bakit siguro hindi po matamaan siya. Pero medyo dz. So, at least natatamaan siya, di ba? So, it means sa dz squared is also repelled. Yun nga lang, hindi sila pantay. Oh, di ba? Kasi dx squared minus y squared will experience the greatest repulsion. Please take note, Josh, sa octahedral, ito, sa octahedral, naapektuhan to. Bakit? Kasi meron kang incoming axial ligands. Di ba meron ka dito pag octahedral? Right? Abo. Kaya nagpapantay sila. Next, hindi pa ganyan yan. Yung susunod mo, yung incoming ligands mo na square planar, dahil, tingnan mo, Josh, ha, dahil wala ka sa taas at wala ka sa baba, mas madidikit sila, no? Sino pa ngayon yung pwede nilang ma-occupy? The D? Oh, sino ba yung mga nasa XY plane? DXZ. DX squared, DX squared minus Y squared. Yung DZ donut nung DZ squared. And DXY. Pero the DXY will not be repelled as much as DZ squared. Tsaka this is dx squared minus y squared. So, nasa taas din siya. Okay? Bro?
funky. Ngayon, this one can vary, Joshua, depending on the type of ligand. So, kaya kailangan mong i-study to ng ano, ano ang tawag dito? True spectroscopy din, no? So, actually, pag i-drawing mo siya, Josh, hindi siya ganyan. Kailangan mong pagpantay-pantayin sila. Iilalim mo sa dx squared minus y squared si dz squared, tapos dxy, dxy, dyz. Para siyang, ano, nakapila sila. Patas ng patas po. Yep, ganon. Ano ba? Wait, I forgot what I was going to say. What about yung mga funky po ng mga captoctahedral, mga ganon po? Ha? Ay, iba na yon. Pero actually, we can also predict that, no? Pero ano siya? Tingnan mo, iba-iba din yung sinasabi ng references. Pero definitely, ayan din yun. Okay. Ay, hindi ganyan. Hindi siya pataas. I mean, straight lang siya. Parang ganito yung lalabas. 10, 10, 10, 10. Ganyan. Wait. Ganyan yung itsura. Hindi siya parang hindi siya parang stairs. Ganyan siya. Good. Okay. Good. Ayan, ganyan. Ngayon, ito yung ano ha, kailangan mo i-take note, Josh. Itong dz squared tsaka dxy, minsan nagpapalit yan. Depende yan sa reference eh. Minsan may mga books magsasabi sa'yo, si dxy ay mas mataas sa dz squared. May mga books naman magsasabi sa'yo, si dz squared naman yung mas mataas kaysa sa dxy. It's okay. Ngayon, depending kasi yun dun sa mismong ligand mo, depending dun sa mismong complex na mabubuo, no? Usually, ang usual pattern, Josh, syempre kasi ganito natin siya in-explain, no? Pero ang usual pattern din, don't be surprised if you will see dxc, dyz, sure ito. Then dz squared. Bakit dz squared yung mas mababa? Kasi yung donut lang naman ng dz squared yung natatamaan mo. Okay? Dxy, dahil mas square planar ito, no? Tama din yung mga mismong nasa ito. Ito yung xy mo, right? Tama? Tama. Ayan. So, tama din lalo yung xy mo. And then, sure ball tayo dito. Lagi yan. Dx squared minus y squared. Yung may pinakamataas na repulsion. Okay? So, yan. With that, ayan ngayon yung splitting pattern. Tignan mo. Ayan yung pinaka, ano niya. Tignan mo ng x squared minus y squared. Das po ng x squared minus y squared. Tsaka tignan mo ha, minsan depende din dito, ang octahedral mo na lang, ang minimeasure nila yung difference between dxy tsaka dx squared minus y squared. Dapat talaga no, si dx squared minus y squared yung may pinakamataas kasi siya yung pinaka repel dyan or makaka-experience ng most repulsion sa square planar. Okay? So, siya talaga yung makaka-experience ng greatest repulsion. So, yep. Ang kailangan mong matutunan for this time, ha, for this level, Josh, yung splitting diagram. Especially the octahedral splitting diagram. Ito yung octahedral splitting diagram natin, no? Yan yung mahalaga siyan. Okay? So, this is the next question. Ang susunod natin tanong, Josh, is, paano yung mga colors ng ano ng mga actually po ng complexes. Nung ano po bata po ako, interesado po ako sa mga chemistry book kasi yung kulay po ng mga tagdan, yung kulay ng mga complex na ano po yung mga naka-acne solution kumbaga na yung mga nakaganda. Oo, iba-iba yung kulay nila no. Iba-iba yung color nila. So
kailangan nating i-explain din yun. Actually, yung true thing going in my mind po, pwede bang inumin yun? No, of course. Unless you want to have metallic accumulation inside your body, pwede namang inumin. Actually, pwedeng inumin, no? So, yun nga lang, expect the worst for actually, for your ano. Actually, po, kahit yung urine, pwedeng kainin. It's just, do it at your own risk. So, ayan. With that, paano yung color no ng mga complexes? So, wait lang ha. Annotate, and then I'll clear all drawings muna. So, yun yung susunod. So, our next topic for this chapter is absorption muna, no? Absorption of complexes. So, this is a generic discussion muna, Josh, no? Babalikan ulit natin to when it comes to, when we go already to anachem spectroscopy, no? So, spectroscopic method kasi ito, eh. Mm-hmm. Sige, go ahead. Yung mga nakakita ng ultraviolet. Ano ba po yung what color can they describe it as? Kasi wala naman po. Kind of violet. There is no kumbaga visible. Ultraviolet is technically not even visible light. So what is color to ano? So ano po yung nakaka-perceive nilang is it a light or violet ba sa kanila? Ako actually hindi ko alam yung pinakasagot. Pero feeling ko dapat parang ano siya no? Shade siya ng violet talaga ng UV. Shade siya ng violet kasi nga ultraviolet yung nakita nila. So sa ano natin sa mga thermal scanners o kaya yung mga radio electromagnetic scanners natin, kinukulayan natin yung Josh ng violet para lang to indicate na beyond sa violet region siya. UV siya, no? Kapag infrared naman, ginagawa nating red. Pero technically, hindi talaga dapat red yun kasi nga below red siya, eh. No? Yun yung nangyayari. So, with that, this is your introduction lang to, no? Very, very short introduction to spectroscopy, Josh. So, ngayon, like what I mentioned dati, no? Yung way back sa atoms natin. Matter and energy can interact. In fact, one form of energy will be your light energy or radiant energy. So the electromagnetic radiation and EMR family can actually interact with your matter. Marami silang possible interaction, Josh. One of this will be absorption. Okay, so actually tatlo lang eh. Emission, absorption, tsaka scattering. Yun yung usual na interaction ng matter tsaka EMR. Okay? So kapag absorption, Josh, anong nangyayari sa matter mo? 'Di ba alam natin matter is composed of electrons. So therefore, may mga energy level ka ngayon. Let's say yung mga electrons mo ay nandito, Josh. Kapag may absorption of energy, let's say ayan. E is equal to hv. What will happen to this electron? Ano mangyayari sa electron na 'yan? Ayan, pinatamaan mo ng radiation. It will absorb energy. Very good, may excite siya. Mapropromote siya ngayon. Okay, yes. So this is excitation, right? Excitation can only occur via what? Excitation can only occur via what? Via photons po. Anong nangyari dito sa process? Oh, photons. Anong ginagawa nila sa photons? Ayan, ito. Itong ginawa natin. Natamaan ng photon yung electron nila po. Tapos, anong ginawa ng electron sa photons? Inabsorb na po. Very good. So, excitation can only occur if you have absorption of energy. Absorption of E. You always remember that, ha? So, dito lang muna tayo may concern. Di ba, naalala mo, sinabi ko sa'yo, ano mangyayari dito sa settings ng N equals 1? Ilang electrons na lang? Ilan na lang yung electrons mo sa N equals 1, Josh? N equals 1. Na-promote na kasi yung
Na-promote na kasi yung isa eh. Nandito na yung isa. So, isa na lang po sa... Very good. Pero, meron ka nga yung dinidisobey na rule. Ano yun? Hands rule? Hindi. Ano? Off-bow? Very good. Yung off-bow or oboe principle, no? Diba, pag sinabi ng oboe principle, your electrons must occupy the lower energy levels first before going to higher energy levels. Tama, no? So, if that is the case, Josh, anong mangyayari eventually dito sa na-promote na electron? Kailangan niyang? After some time, kailangan niyang anong mangyayari? Your electron will go what? Anong mangyayari? Bababa? Good. Oo, bababa siya. May term nga tayo dito eh. What's the term for this? Ano po yung deoxidation? Relaxation. Ayun, relaxation. And relaxation can only occur via what? Kasi mataas ang energy ng N equals 2, di ba? Kasi nga, higher energy level, higher energy yan. Or the higher the N number, the higher the energy. Dahil mataas yung energy ng electron mo na nasa N equals 2, pag bumalik siya sa N equals 1, anong kailangan niyang gawin? So the process is called relaxation, but it needs to undergo what? It will shoot out a photon. Very good. It will release energy. Ito yung another process. Yung question is equal to HV. Iisip ko po kasi. Emission. Yung absorption, let's say I will get so shine this exact nanometer na wavelength na light. Good. Lalabas pa po, is it the exact same nanometer na wavelength? Ng emission? Abo. Yes. Mirror yan sila. Mirror yan. So, talagang all of the energy that the electron took from the... Absorbed. Emitted. Will be emitted or released then. Okay? We're not yet concerned with emission. Kasi maganda din yung emission spectroscopy eh. Kasi imaginein mo, Josh, bakit may emission tayo? Yung sun, ganyan yung pattern. Kaya nga ano yan, yung mga stars, ganyan din yung pattern. Kung yung ini-emit nila, yun yung mini-measure natin. Tapos nalalaman natin kung ano yung composition nila. Galing, no? Sobrang, pag naaral mo tong spectroscopy, you will realize na it's really possible for us. Kasi parang, di ba, hindi ko alam kung nagtanong ka na sa sarili mo, no? How can we know the different elements sa, kunwari, sa planets o kaya sa far away galaxies, eh hindi naman tayo pumunta doon, no? We have spectroscopy kasi. So, spectroscopy mapping will give you the elements, possible elements and compounds na makikita mo kahit hindi pa natin napupuntahan yung mga planets na yan or astronomical bodies. Okay? So, itara, babalikan natin yan sa anakin. Next! With that, if we will study absorption only, so star absorption mechanism, so like what I mentioned, no, electrons will be promoted into higher orbitals. By the way, sino lang ang may kayang magpa-promote ng electrons mo among the EMR? Sige nga, ako naalala mo pa, Josh. Among the EMR, sino lang ang kayang magpa-promote ng electrons? Yung from N equals 1, lilipad to N equals 2. May radio waves ka, may microwaves, infrared, visible, UV. Yung mga ionizing po. So, sino-sino yon? Mga pagkatapos ng yung just after violet, yung pa-ultraviolet na po. Okay, good. Pero actually, the visible light is also capable of promoting electrons. So, please take note, Joshua, infrared, ito yung demarcation line mo. So, kung if visible is ionizing, if let's say po, I will lock myself up in a 1,000 lumen na room, will I get skin cancer? Tapos sa UV ka? Hindi po. Visible light lang. 1,000 lumen. Oh, I think mukhang excessive eh. Okay. Sabihin mo, this light I'm receiving, it's already giving me skin cancer. Tapos ano, ilang oras?
Of course, the exposure will be counted as well. As long as you can live po. mukhang magkaka-skin cancer ka nga or any type of cancer. Okay, long exposure to ano. Lalo na kung ano ha. Hindi naman sa ionizing but long exposure to visible light, lalo na on the higher region ng blue to violet, definitely can damage your cells as well. Okay. Sensitive din naman yung mga molecules may, lalo na yung mga ano, aromatic compounds, they can also react, and the conjugated compounds, no, they can also react with your visible light. Okay? So, kaya okay din na, ano, na hindi talaga, hindi rin pala ideal yung long exposure to sun rays, no? Kasi they can really damage your cells. Anyway, eto muna yung tandaan mo, Josh, ha? Kasi wala pa tayo sa mismong mga ginagawa, kayang gawin ng bawat isa, no? Kasi this, imagine, Joshua, this electromagnetic radiation family members can perform or can do something sa matter mo on the atomic scale. Pero for now, the infrared, microwave, and radio waves, since their energy is what? Low or high? Radio, micro, infrared. Very big. Very big ano, wavelength. Very big wavelength. Correct. Longer wavelength. Pag longer wavelength, high or low energy? Naalala mo? In terms of energy? Lower energy po. Very good. Lower energy. Kaya nga yung mga radyo natin, lower energy lang eh. Kahit magdala tayo, yung mga phones natin, no, kahit makareceive tayo ng message, Bluetooth, Wi-Fi, those are smaller energy wavelengths, no? So, they cannot affect our materials, apparently. So, hindi nila kaya mag-promote ng electrons. Electrons cannot be promoted using this electromagnetic radiation. But starting from visible light, going up, no? UV X-ray, lalo na itong mga X-ray, no? Kaya pa nila magtanggal ng mga inner electrons, eh. Visible light and UV light can promote valence electrons, usually valence yan. Yung mga outermost. Naalala mo kung sino yung mga outermost electrons mo? Nasa mga orbital sila? Sige nga, ayan. Anong specific orbitals ang tawag doon? Valence electrons occupying your highest orbitals. Kunwari ito, ayan. N equals 1, N equals 2. Let's say puno ito, Josh. Tapos nandito yung N equals 3 mo. Anong tawag mo ngayon dito? Empty na ngayon yung N equals 3 mo. Naalala mo to? Empty. Ayan, ako. Oh, no! Wait lang mo. N equals 2, what can you say about N equals 2? This is your highest? Highest energy with electrons. Tama? Abo. Ah, ito the lumo. Who's the lumo? Yung lowest occupied. Ah, wait lang. Homo is highest occupied. Ah, and then lumo is lowest unoccupied. Okay. Very good. So, homo is the N equals 2 and then lumo is N equals 3. Good. Okay. Homo will be your N equals 2, highest occupied molecular orbital, and LUMO will be your N equals 3, lowest unoccupied molecular orbital. Very good. So, ngayon, ang kaya magpa-promote niya, no? Ang ano mo, Josh, visible tsaka UV radiation can only promote yung mga highest occupied molecular orbital to LUMO, to lowest unoccupied molecular orbital. But highly energetic EMRs like X-rays and gamma rays, Josh, kaya talaga nilang i-promote yan, no? Actually, yung mga inner electrons mo, like this, asa na to? Ayan, ito. We can call this one inner electrons already, eh, no? Dahil nasa loob na sila. Kahit nasa loob yan sila, kapag mga X-ray at gamma rays, Josh, dahil sobrang energetic nito, kaya nilang i-knock off yan. Ganun sila ka-powerful. Ganun kalakas yung gamma rays and X-rays, no? Kaya may mga techniques and methods pa tayo, no? Using this
types of radiation. Okay? So, if you will notice, infrared will only produce vibrations and microwaves can only produce rotations. Okay? So, for now, hindi muna natin i-discuss yan, si IR tsaka microwaves. Focus lang tayo kay UV at visible light. Bakit? Kasi sila yung nagbibigay ng color sa complexes mo. Okay? Color of your complexes. Okay? So, like what I mentioned, we'll discuss now, no? Very quickly pa, hindi ko i-explain yung mga derivation and all. Kung ano yung quantitation nito, Joshua, hindi ko muna i-discuss. Kasi may quantitation to eh. Let's say you have your sample here, Josh. Okay, ito yung sample mo. Tapos, ito yung solution. So, your solution contains a molecule that can absorb energy. Please take note, Joshua, hindi lahat ng compounds kaya mag-absorb ng UV or visible. Okay, tandaan yan, Joshua. Hindi lahat ng compounds kaya mag-absorb. Actually, I mean, kaya nila mag-absorb pero they will not produce color. So, pag nag-absorb sila ng visible tsaka ng UV, we call them chromophores. Kasi nagpo-produce yan sila ng colors eh. Or nag-absorb ng radiation. Absorbing radiation. Okay. Ngayon, ito ngayon yung pattern niya siya. May darating na light. Let's say visible or UV. Anong tawag mo sa physics pag ganito? Pupunta yan dito sa sample mo. So, this is your sample. Kunwari, isipin mo complex ito. So, chromophore complex. Kasi may kulay sila eh. Metal complexes. Anong tawag muna dito sa light na to? Yung paparating. Yung paparating ko, that is... Yung parang sa mga mirror. Ewan ko lang kapag nung mga nag-aral ka na ng mirror, no? Yung paparating na light, may tawag tayo doon. Yung incident? Very good. Incident light or incident radiation. Eh. Pero tama ka. Ayan. At least na naalala mo. This is also known as your incident radiation. So once your incident radiation passes through your sample, ano mangyayari sa incident radiation mo? Eh, ito ay nag-a-absorb. Chromophore to eh. Ayan, metal so, complexes. Matatanggal pa yung kulay niya. So, kumbaga madasasubtract sa incident radiation. Very good. Yung incident radiation, hindi nasusubtract ang kulay, Joshua. May mali ka dun na concept eh. Pero so far, ito lang muna intindihin natin. Very good. The incident radiation will be decreasing. Sir, bakit po? Kasi your sample will absorb, right? Energy. So, liliit ngayon to. Ayan, ganyan na lang siya. Anong tawag sa ganitong process? By the way, anong tawag mo dito sa light na to? So, incident radiation before passing your sample. And then, this light is called what? Anong tawag mo dito kaya? The one that passed already your sample or your solution. Exhibit? Let's say your metal complex. Very good. Parang nice guess. Hindi, nice guess. Kumbaga, yung isang beses po sa game, naglalaro po ako. Ano, yes. Maano na po ako, masi-CR na. So, ano basta, shoot na po. Tapos yung round na yan, all five po natamaan. Kumbaga ganun po. Wow. Guess na ako. Lahat tama. Sige yan. Na ako. Okay na. Pero mali ka dito. Sorry. Hindi tama yung sagot mo. So, of course, we call this transmitted light or transmitted radiation. Kasi ito na yung kinatransmit ng sample mo. Okay? So, what can you say about the energy when it comes to incident radiation and transmitted radiation? Or the amount of radiation? What can you say? Sino mas malaki, sino mas maliit na energy? Or amount of radiation rather? Bebe. Siyempre,
yung original mo, incident radiation will have higher amount, no? Of radiation. Then yung transmitted mo, umunti siya. Bakit umunti ulit yung transmitted radiation? Kasi na-absorb po ng konti. Correct. Nag-absorb siya ng metal. Inabsorb yung energy ng metal complex. Sige, go ahead. Abo. Wala po nag-absorb kayo. Siya. Ayan, hello. Nag-absorb siya. Ang tawag dito, Josh, sa pag-decrease ng incident radiation and then forming a less energy for transmitted radiation, we call this process attenuation. Ayan. Attenuation to, Josh, ha? Attenuated. Parang, di ba pag yung electromagnetic radiation? Is attenuation niya? Ano may attenuation po? Sorry. Attenuation is decreasing of radiation lang. Kahit sa mga Wi-Fi mo, attenuation yung term eh. Kasi ang Wi-Fi ay radiation din eh. Okay? Attenuation yan. Di ba kapag, ewan ko lang, naka-mesh din ba kayo, Josh? Ano mesh po? Ah, yung parang mesh devices? O direct ka? Isang router lang po. Ayun. Pero, so po kasi wala po kami router. Ay, hindi wala pa lang router, modem lang. Nasira po yung router po namin eh. So, bibili po ng mesh. Yun. Ang mga nasa mesh kasi minsan attenuated siya. Pero minsan, concentrated naman din yung ano lang, no? Yung signal doon or bandwidth. Anyway, pag malalayo na kasi yung mesh, kunwari, gusto mong i-connect sa main node, ganyan-ganyan, attenuated na yung signal node. Mas mahina na siya. So, same. Very similar, no? Yung process mo dito. So, attenuation, Josh, is the decrease of the intensity of incident radiation, and then after passing your sample or chromophoric sample mo, then you now have your transmitted radiation. Okay? So absorbance will leads to a decrease in intensity of radiation. Bakit ulit nagde-decrease yung intensity ng radiation? Because when absorbance happens, the energy is being transferred to your absorbing molecules. So, may mga molecules na nag-absorb ha ng energy. So, ngayon, by the way, ang nami-measure kasi talaga natin, Joshua, we cannot measure directly the absorbance. The amount of energy absorbed by molecules, we cannot measure that. But we can measure the incident radiation and the transmitted radiation. Ayan yung kaya nating ma-measure. So, if we will measure transmitted radiation, we're actually measuring transmittance. Okay? Transmittance refers to the amount of radiation that passes through the medium, no? Usually, we express this as percent T. Okay? Hindi muna tayo mathematical dito, no? Or quantitative approach, Josh. What is important here? Integral na po. Oo, pero ano ang pero simple pa lang naman, pero nag-integral nga dito. Ang ano dito, ang law na sinusunod. Ano po kasi, ano po yung meaning na? Hindi ko po naabot po sa calculus yun eh, yung Marmee circle sa integral. Hindi ko na rin siya matandaan. Parang hindi ko alam kung definite integral ba yun na naka, ano, or what, hindi ko na rin siya matandaan. Yung ganito, wala ting may ganyan. Yan. Opo, may ganyan. Yung ganyan. Tapos may... Opo. So, but usually, in chem kasi, ano kami, parang, medyo, hindi naman super allergic kami sa math. Friend pa rin naman namin yung math. Pero unlike basics na sobrang math talaga. Ayan, sa kanila nila ginagamit yan. Anyway, balik tayo dito. Magka mag-alarma, dederive natin yung... formula for this one. Pero I'm also introducing you the Beer's Law already. Ito yung tinatawag mo Beer-Lambert's Law. Bakit okay? Yung pangalan niya po so, literally beer? Literally beer. Yeah. So, surname yan. Surname. Okay? So, yan ngayon yung magiging basis
ng mga instruments, lahat ng spectroscopic instruments mo, Joshua, yan ang magiging basis. The Beer-Lambert's law. So, yan lang muna yung mahalaga sa ngayon, no? Just for you to understand the concept of absorption and transmittance. By the way, ganito yung susunod kong tanong, Josh. I think naaral na natin to, no? So, yung light mo, or visible light, yan, visible light, it's actually colorless or white, no? Parang ganon. White light siya. Technically, it's okay. All colors po, so it's not colorless. But, in a sense po na. Yeah, in a sense, correct. White light siya, no? Kapag white light, Josh, anong ibig sabihin nun when it comes to absorbance and transmittance? May na-absorb ang energy or wala? Kung white light pa yun sa labas, wala na-absorb. Very good. Again, na pag visible light, let's say ha, kunwari ito yung sample mo, tapos ito yung light mo, nag-pass through lang siya. Okay, okay? Baka rin po pala, baka na-absorb. Kaya white light lang. Baka na-absorb, pero all wavelengths. Ah, iba yon. Pag na-absorb lahat ng wavelengths ng visible light, ibang kulay ang mapuproduce. What? Okay. Yes, oo. Oh, mamaya, makikita mo yan. So, again ha, kapag walang na-absorb yung material, white light ang napuproduce. Kulay white yung object or colorless. What can you say about water? Bar siyang pale blue. Oo, pag madami sila, no? Pale blue or... Pagansin na sa may parang ganun, may tangke aquarium. Mm-mm. Nagpipale blue siya. May na-absorb kahit pa paano yung water, no? Pero minsan, or most of the time, parang colorless yung water. So we can say na majority of the wavelengths sa visible light ay... Is there really a true na colorless thing? Or lahat po sila nag-absorb in some way? That's a good question, no? So, ako feeling ko, there's no true colorless thing. At some point in another, yung may wavelength yan sila sa visible light. Kasi di ba ang visible light, it's from what wavelength ulit ang visible light? Naalala mo? I forgot. Ayan. Visible light is sometimes sa ibang references starting from 270 nanometers. Pero minsan, ano nga ito? Ayan, nakalimutan ko din tuloy. 250 to 350 to eh. Minsan 270. What's happening with my ano? 270 to 330 nanometers. Basta, yung pag ano po nila, mag-set na lang po dyan. Mag-survey sila 10,000 people. Ano yung pinakamalayo na kita mo? Na 2020 vision na walang ano, walang tapos. walang afaksya o kaya something. Mga pangpadaya. But anyway, 250 to 350 nanometers. To answer your question, you're correct, no? It's quite difficult for us to prove na, oh, this one is colorless talaga. Because might be, no? A certain radiation there, either 249, 250, usually yung mga ano yan eh, extremes. Na-absorb siya na hindi na nakikita ng mata natin, apparently, no? Or very small lang yung amount ng na-absorb. Pero if small amount lang yung na-absorb and majority of your colors will be transmitted, white light siya. Diba, if you break down the visible light, you have the Roy G. Beam. Tama, Josh? Tama. Pag yung buong Roy G. Beam mo ay hindi na-absorb, matatransmit din sa lahat. So, ibig sabihin, combined sila lahat. So, that will be your white light or visible light. Okay, white light lang talaga. Kulay puti na lalabas yung object. Paano kapag lahat na-absorb? Anong kulay? Oh, in-absorb lahat. Ano mangyayari, black. Josh? Correct. Black ngayon yun. So, diba parang wala kang transmitted light eh. No? Wala kang transmitted light. So, in-absorb lahat. So, this will appear black. Okay? Di ba may ano nga yung material mo na blackest of the blackest color? Blackest of the black color. Oo, parang napag-usapan na natin 'to no dati. Quantum black ba 'yon? Or carbon black, something like that. The blackest of the black color. Nakalimutan ko na rin, pero napag-usapan na natin 'te dati. Ayan, blackest black.
Vanta Black. Vanta Black, yung nakita ko. Ikaw? Vanta Black po. Vanta Black, no? So, pag ganyan, lahat ng white light mo, lahat ng nanometers sa visible light ay na-absorb niya. Yan yung pinaka-blackest nating color. Okay? Paano kapag partial ang absorption, Josh? Paano pag partial? Ngayon, you will now understand the color wheel. So, kailangan mahalaga kasi ito dito, Josh. Eh. Oh, no! So, oh, no! Basta tandaan mo lang, pag ito na yung color wheel, Roy G. Bean, no? Ayan. To give you the colors lang. At saka, ayan, ganyan siya. Yung, nasan na? Yung sa rainbow po, diba? Yung, may, yung, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. So yung sa iba pong references, tsaka yung sa tinuturo po often, the blue is literally just blue. Indigo is blue-violet. Mm-hmm. Sa iba naman po, the purple is sort of like light violet. Yung indigo is dark blue with just a tinge of violet. And then blue is cyanish. Parang light siya na blue, yung parang sky blue kumbaga po. So may iba naman po, yung blue is a little darker, tapos yung indigo is very dark blue, tapos yung violet is violet. And what is correct? I'm already ano po, I'm not expert with color, so feeling ko hard indigo. I'm already very ano po, I'm already. Kahit ako confused diyan sa mga colors, pero ito yung mahalaga diyan ha. Paano mo nabubuo ngayon yung mga colors? Okay? If the object is appearing green, ano meaning nun, Josh? Yun ba yung transmitted niya or yun yung absorbed? So, ito yung object mo kunwari. Or, complex. Yung color ng complex mo. Yan. Paano yan? If the color of your complex is green, reddish. Is that your absorbed radiation or yan yung transmitted radiation mo? Red po. Ano yung red? Absorbed or transmitted? Yun yung transmitted. Kung red ang transmitted, di ba yun yung nakikita ng mata dapat? Di ba? Kaya nga transmitted eh. So, if the green, if your color of your complex is green, what is your transmitted radiation? Green dapat. Kasi yun yung nakikita natin eh. As is, no? So, kaya nga transmitted light eh. So, green. Tapos yung ano na red yung... Ano yung na-absorb na radiation? Yung complementary color niya. So, yung okay? Na-reflect, na, yung sa na-reflect naman po pumunta sa mata natin is red? Hindi, ito yung absorb radiation mo eh. So, example ha, ganito yung mangyayari. Ito yung sample mo, Josh ha. This one contains a complex. Tapos yung complex mo, color green, no? Color green siya, Josh. So, pag dumaan yung light, ano ang na-absorb ng complex mo? The complex is only absorbing the red region. Kaya mag-a-appear siya na green. Okay? Complementary yan sila, Josh, ha? Again, na pag dumaan yung radiation mo na incident radiation mo, red lang ang na-absorb, green lang ang lalabas na kulay. That's the reason why it will appear to us na green yung complex. I have a question. What happened to your other colors? Orange, yellow, violet, and blue? Na-absorb ba sila? Na-transmit or what? Green yung kulay ng complex, red yung na-absorb. Sure tayo kasi complementary colors yan sila eh. Okay? So kung ano yung by the way inuulit ko ulit to Josh, whatever the color of your complex will be, the its complementary color in the color wheel will be absorbed. So what happens to your violet, blue, orange and yellow? Magka opposite po sila. So blue magka opposite na is. Bakit? Oo, yeah. Pero bakit hindi natin sila nakikita dun sa complex mo na kulay green? Ano, na-absorb sila lahat? Hindi. Pinapasok nila mo. Correct. Ang mangyayari is, kasama sila sa incident,
kasama din sila sa transmitted. Since your orange and blue are in equal, ano, correct, are in equal intensity, they will just cancel out each other. Parang ganun, no? Kaya hindi mag-a-appear ang orange and blue na color. Similarly, yung violet and yellow mo, no? So, pag pumasok sila dun sa complex mo, sabay din silang lalabas. So, violet and yellow color will just cancel out each other. That's the reason why we will not see orange, yellow, blue, or violet for your complex. Instead, yung transmitted light lang talaga, green. Tapos, ang na-absorb, ha? Complementary color, red. Okay? By energy, Josh, sino ang mataas ang energy sa visible light? By energy. Ayan, balik tayo dito. By energy, which one will be? By energy, correct. Violet will be your highest color or most energetic color. Then, high energy, this one will have low energy. Low energy. So, ibig sabihin, we can arrange the colors, no? Depending on the energy. Ito ngayon yung susunod na tanong, Josh. Ito na yung susunod na concept. Oh, listen well. The crystal field, ayan na Josh ha, the crystal field stabilization energy or splitting energy is the energy needed to excite a d orbital electron. Naalala mo yung separation, let's say octahedral complex, you have the T2G level and then the EG level. So, ano ang tawag ulit natin dito? This is your CFSE. Correct? So, yung CFSE mo, parang yung tinuro ko sa'yo kanina, absorbance lang din siya. Let's say may electron ka dito. Kung gusto mong i-promote yung electron mo sa EG level, anong gagawin mo? If you want to promote your electron in your T2G level going to your EG level, what will you need? Your electron mass what? Dapat you want to promote your electron from T2G going to EG. Dapat lumiit pa yung CFSE. Eh, yung CFSE mo, ano yan? Nandyan na yan, constant yan. Depending yan sa ligands mo eh. So, pero anong kailangan mong, ano, para ma-promote yan? Kailangan niyang binigbigyan mo siya ng energy para mag-jump. Oh, paano mo siya bibigyan ng energy? Mag-shine ka. How can you give energy? Oh, if a photon will be shined to your electron, it will what? It will absorb, the electron will absorb it, so it will jump. Good. So, kailangan mo ng absorption ng light, no? So, absorption of energy will cause your T2G electrons to be promoted to EG. Okay? Ngayon, ibig sabihin, at kunwari, ito yung complex mo, pag dumaan pala yung radiation, may na-absorb yung complex. Okay? Tapos, ano yung ngayon yung matra-transmit? Ano yung matra-transmit niya, Josh? Absorb color. Ano yung matatransmit na color? Transmitted color. Siya yung magiging complementary nung na-absorb. Uy, lagi mo itong tatandaan, ha? Complementary, again, ha, the transmitted color will be complementary for your absorbed color. Okay? So, usually, this is the case, Josh. The crystal field stabilization energy corresponds to a specific energy which usually falls in the visible region. That's the reason why majority of your complexes will be colored. Okay? Kasi sumakto, si CFSE, the crystal field stabilization energy, will be under the visible region. Okay? Under siya ng visible region. So, ano po? It just so happens po that, so if the CFSE were not in the visible region, then hindi po yun yung mga wala tayong magagawa, hindi natin siya ma-observe. So talagang mere coincidence lang po that, ano, coordination compounds are mostly colored.
Yes, because the EG and T2G level must be not separated greatly din naman, no? So you have limitation there. So apparently, the crystal field stabilization energy difference, or the energy difference rather, sa EG and 2TG, T2G will fall mostly under the visible region. Okay? So, ngayon, this is... complexes. Ah. Merong? Black na complexes po. I think meron. Mga gray and dark gray. Meron naman yan. So, ibig sabihin, marami silang na-absorb na, na visible light. So, naturo ko na yung third point. Yung fourth point, eto ngayon yung mangyayari. Paano kapag D0 and D10, Josh? Pag D0... okay, yung zinc po white? Correct. Di ba? Yung mga zinc complexes zinc, white. Kaya zinc white po yung pangalan. Ah, okay. Di ba zinc 2 plus? Pag zinc 2 plus, ano ang di electron configuration mo? Zinc 2 plus. 10 pa rin, D10. D10. How about scandium 3 plus? D0. D0. So actually, if zinc 2 plus and scandium 3 plus will form complexes, and they do form complexes, you'll have colorless solution. Colorless ngayon yung mabubuo mo. But what is the reason, Josh? Sige, explain. Start with D0. Start with D0 muna. In D0, it is very obvious po that they must be colorless kasi there literally is no more electron that can be excited. Very kasi good. How about D10? So does this mean Well, there is no D1 compound, scandium, yttrium, etc. Na that has color. I'm not really sure with that. Baka kasi sila yttrium lalo na yung pababa, no? Yttrium, lanthanum, and actinium. Might give you a colored complexes, no? Hindi naman po na mapupool yan, eh. And recall, Josh, the visible region is quite ano din, no? Even though it's a very small portion of your EMR, like what you mentioned, hindi natin alam kung na-absorb ba lahat or na-transmit yung energy within that region, no? The visible light. So if that is the case, might be you will see, no, yttrium, scandium, lanthanum, and actinium colored complexes. Pero mga lighter in color yan, usually. Okay? But in general, D0 and D10 complexes, colorless sila. How about your D10? Bakit sila colorless? Pero actually, pwede rin po silang color kasi meron naman pong electron. Pero it will take more, it will take a lot of energy. Possibly more, too much na it will go outside of the visible region. Na itatanggal muna po yung i-entice muna promote yung electron to get to go away from yung ano na po yung stable na region niya to excite. Yeah, kunwari n equals 3 electrons mo ang naiiwan, 3p6 kunwari, mga ganun. Right? Apo. For scandium, 3p6 ang pinaka pwede mong i-excite. Pero do you think UV can actually promote that electron, no? From 3p6 going to 3d orbital, no? Parang ganun yung question kasi it's quite ano, it will require you a lot of energy or higher energy. How about D10 complexes, Josh? D10, bakit naman yan colorless? Wala na po silang mapupull na electrons. Tatang ibibigyan mo po siya ng more energy just for the electrons to go out of yung ano na po yung 10 na electrons na full na po yung D. Papaalisin mo na po yung electron just too excited. Correct. So, since the electrons for your T2G and EG levels are already filled, no? So, or completely filled in. So, if that is the case, sure, you cannot promote any electrons already, no? Sa EG level. Kasi kompleto na yan. So, therefore, di na yan mag-absorb din ng radiation. So, with that, colorless din yung magiging complex mo.
So please take note, ito ngayon yung scenario, Josh. Complexes with the same metal with different ligands will have different colors because ligands will split the d orbital energies differently changing CFSE values. Like yung ginawa natin kanina, 'di ba? Kitang-kita natin, even though you have the same orbital, sino nga ito? Asan na yun? Yung ito, cobalt F6 at saka cobalt cyanide, no? Yung hexacyano cobaltate, then hexafluorocobaltate. Kahit same sila ng metal, dahil magkaiba ng ligands, it will give you different CFSE. Okay? So ngayon, it will change your color as well. Yun ngayon yung explanation, Josh, na ay, this is the explanation why having the same metal will have different colors dahil iba-iba yung ligands mo ngayon. Okay? So, if you will notice here, ito ngayon yung parang pattern mo, no? So, actually, yung Roy GPIB kasi sa mga exams naman and contest, hindi naman bibigay ito, eh, no? Yung saka pattern. Pala, yung, pero, ganun yung, pa rin yan. Isa modern po na color colorimetry. Tawag doon? Wala na po. Yung indigo, nasa, this is simplified, ano ha? Simplified color wheel to. This is a simplified sa, color wheel. Sa chat mo. Si Newton, medyo weird po sa Newton kasi yung tinawag niya, yung ano, yung mga references po, tsaka yung sinasabi, indigo is a color somewhere between blue and violet. But then, yung careful examination of yung work na po, when he said indigo, he actually meant very deep blue. It's not even, that doesn't even have any violet in it. Tapos when he meant... shade of violet, He meant yung sky blue, yung light blue, kaya cyan. So yung modern po na, modern po na, ano, yung Reggie Beef, dapat ano na, red, orange, yellow, green, cyan, blue, violet na. Kasi na... na-shift na po kay Newton. So, yung na-indoctrinate po sa mga tao, so, yung red, orange, yellow, green, blue na hindi po yung light blue, yung blue na blue, and then indigo na between blue and violet, which is very hard to discern po. Kasi yung mata, hindi na po nakikita basta yung difference between blue and violet. Mm-hmm. So, yung in between nun is even harder to discern. It's on violet. Yeah, so we can say that indigo is kinda here, right? Obo. Yeah, pero parang nandito dapat, siya. Dapat po yung indigo ni Newton was actually the blue, yung 450 nanometers nga po. Dapat ganun po yung itsura niya dapat. Ay, ito pala, yan. Ito ang wavelength range natin. Masyado maliit yung binigay ko kanina. 350 nanometers to 750. Yan yung usual din, eh, no? Ano po yun? Kasi ang UBI 1 to 330. Yan. Yung ano pala po, yung greater pa ng red, purple, magenta na po pagkatapos ng before red? Hindi, pero tingnan mo nga, oh, minsan hindi siya consistent eh. Let's say, you'll have 400 nanometer, violet yung na-absorb. Kung violet yung na-absorb, Josh, ano dapat yung mabibigay na color? Kinda yellow. Pero ang nakuha mo ay yellow-green. So, kasi, I assume kasi dito, 400 nanometers siya, no? So, banda dito na yan. Nasa extreme na siya. Kaya, ang mabibigay mo talaga, yellow-green. Nga ba? Okay? So, let's say, we try the blue-green one. So, pag blue-green, sa pagitan nito, no? So, somewhere here, no? Dapat red-orange yung mabibigay niya. Kasi yun yung complementary, eh. Actually, but this one will appear red. Yung tinatawag natin po na blue-green is actually green. Kaya, rule of thumb to, ha? Rule of thumb. Actually, yung yung blue green po dyan is actually the spring green, which is just a little bit leaning towards blue, pero baka siguro mga nandito lang po 'yan. So it should fall in the red. Yeah. Baka the red region. Okay. So but if you will notice the color wheel, the simplified color wheel will be really useful, no, for predicting colors. Ito ngayon yung mahalaga dyan, Josh, ha? You should know yung absorb color, yung transmitted color niya will be its complementary. And the transmitted color will be the observed color of your complex.
Okay? Clear tayo doon? Okay, clear tayo doon. Kasi later, sa problem na susunod, iaano mo siya. Ipre-predict mo yung colors. Later ha, tuturuan kita ng technique yan. Okay. So, ito, madali mo na itong maintindihan, no, yung sinabi ko sa'yo kanina. The CFSE is your difference between T2G and EG level. So ngayon, kapag may inabsorb yung complex mo, let's say ito yung complex mo, no, dinaanan siya ng white light, your electrons from the T2G level will be promoted to your T2G level, EG level rather. So ngayon, with that, let's say red light is absorbed, no, by your complex, blue-green ngayon yung ma-o-observe mong color. Okay? So that will be your transmitted light. So with this, transition metal complexes, no, they absorb energy, ha. Actually, medyo ulit-ulit tong slide, no. Pero nire-reiterate niya lang, yung mismong absorb energy mo, equal yun dun sa crystal field splitting energy mo. So therefore, majority of your transition metal complexes will have color. Okay? So, ito, nasagot na natin to. 10D, tsaka no D electrons, D0, tsaka D10 colorless yan sila. Okay? So, this is the next question. Why does different complexes can exhibit different colors even they have the same metal in the same oxidation state? Like, kunwari, no, yung sobrang classical na cobalt 3+, then cyanide ang ligand, and then fluoride yung ligand, they will exhibit different colors. So ngayon, this depends on the type of ligand that you'll have. Cyanide is what type of ligand? Strong field. So pag strong field, SFL, strong field ligand, ilang mataas or mababang CFSE, high or low? Strong field. Good. High delta oct or high CFSE. So, malaki yung separation mo ngayon. And then, pag fluoride, this is a weak field ligand, it will produce low delta oct. Okay? Or lower CFSE. So, if that is the case, ito ngayon yung magiging basis mo for the absorb radiation. Josh, ha? Ito ang basis sa absorb radiation. Absorb radiation. That's your basis for your absorb radiation. Okay? Next. Some ligands by nature will induce a larger delta because they are strong field ligand, while other ligands will produce, like weak field ligands, will have smaller CFSE. Thus, colors will be varying from one complex to another. Okay? So, yan. Ang tawag natin dito ay spectrochemical series. Kaya siya tinawag din na spectrochemical series, Josh. Because your ligands can actually produce different colors depending on their absorb radiation. So, pag na-absorb nila yung color na yon, yung complementary color, yung i-emit nila or hindi emit, transmit nila, no? So, the spectrochemical series, it's an arrangement of your ligands in order of their abilities to split the d orbital. So kunwari, yung mga weak field ligands mo, close ang T2G and EG level. Pero the strong field ligands, they will separate the EG and T2G levels greatly. Therefore, you will have different colors. Okay? So this arrangement is known as your spectrochemical series. This is my next question ngayon, Josh. Na-explain ko sa iyo 'to nang maayos, ha. Predict mo ngayon 'yan. You have three complexes. You have three complexes. Hexachlorocobaltate, hexacyanocobaltate, and hexaaminocobalt-3-ion or cobalt-3. Assign your colors there. Sige nga, try mo i-predict. Sige. Okay, so chlorine you, field. Yan. So, gusto mo bang ano? Mag-share ng screen or dito ka na? Yeah, dito na lang po. Dito ka na magsasagot? CL is... Ah, sige. Try mo. Weak field. So, blue. Siguro siya yung blue. Yung
Actually, I think I remember cobalt chloride. That is blue. Maybe that is it. Okay, okay. So, high wavelength. Yung ano, yung maliit na wavelength. High energy. So, strong field dapat yun naman. Ganun. Okay, weak field. Palaki, orange. Hello. Ano mas mataas? Cyanide is higher. Much higher than... So, dapat NH yung... may lang. NH pala puto or NH3? For what? NH6 yan. Ay, oh, sorry. NH3. Ammonia yan. Sorry. Na-notice ko po. What is NH? NH36 yan. Okay, so... So, parang kailangan mo mag-assign. May orange dyan, may blue, at may yellow. Sino ngayon yung mga... yan. Sige, go ahead. Okay, so ayan yung blue mo. Sige, go ahead. Okay, yan yung yellow ba yan? Parang yellow yan sa tingin ko, ha? Okay, orange mo si CoCl63-. Final answer? Dun, dun, dun! Yeah, I'll give you another minute for that. Decide. Kasi, siyempre, di ba, meron tayong ano yan, logical pattern to answer this one. Kasi, okay, the strong field is high CFSE. So it means more energy. So the more energy na yan will be translated sa more energy release. So ano naman natagdan? More energy yung shorter wavelength. So yung CN which is strong field, siguro pinaka at saka strongest siya. Siguro yan po yung ano, yun po yung highest energy. Ay low shortest wavelength which is blue. Real. Ayan, narinig kita, ha? Pero, ayan, uminom lang naman ako ng water. So, pero narinig kita. Ganito yung pag-answer dyan, ha? So, this is the pattern. Arrange first your ligands. So, same metal naman to, no? Puro cobalt lahat. Chloride. And then cyanide. And then ammonia. Chloride is what? Weak field or strong field? Chloride. Weak field. Okay, good. Cyanide. Very strong cyanide. Field. Okay, it's a very strong field again. So one of the strongest nato eh. Ammonia. Intermediate to strong. Okay, intermediate to strong, no. So let's say i-arrange natin siya ngayon by increasing energy. Okay? Or increasing strength. So, ibababa ko si chloride, ha? Nasa ilalim. Followed by ammonia. And then, followed by cyanide. Which one will give you the highest CFSE, Josh? Highest CFSE is CN. Sino magkakaroon ng highest CFSE? CN po. Okay, good. So, ito yung strongest mo, no? So, highest. Paano ba ito? Nalagyan ko ng highest na lang. So, ito yung second mo. And then, this one will have the lowest CFSE. Next, ito yung susunod ko ngayong tanong, Josh. Ano yung observed color mo? Arrange mo in increasing energy. Sa baba,
lowest energy sa taas yung highest. Okay, orange. Okay, yellow. And then, blue. Good. Pero yung observed color, hindi siya yung absorbed color mo, di ba? Right? Well, yun yung ano po doon, the anyway, what ano po, as hindi naman po sinabi kung absorbed. Hindi, complementary yan. Observed color yan eh. Ayan, no, tingnan mo, there are three complex solutions. One is orange, one is blue, and one is yellow. Automatic, yan yung observed color mo. Oh, Josh, if your observed color is blue, what is your absorbed color? Actually, sige, sulat mo dito. Actually, I think... Tignan mo yung sa ano. Dapat pala po, kung lowest CFA. Hindi pa yan, mamaya yan. Sige, mamaya natin i-analyze. Sige. Write first the complementary colors of your observed colors. Good. Yan ang orange. Yellow. Dark blue or violet. Yan ngayon yung violet mo. And then you have orange. Okay, good. In terms of energy, sino ang highest dyan? Dark blue, blue, or orange? In terms of energy. Dark blue po. Okay. Sino ngayon to? Sino ngayon yan, yung highest energy? Okay. So, dapat baliktad. So, yellow. That will be your? That will be your cyanide. Okay. Kasi siya yung may pinakamataas na energy. Lowest so, blue. Oo, correct. Lowest orange. So, orange is your lowest energy, di ba? Kasi this refers to your CFSE din eh. Kailangan complementary sila. Si orange yung lowest energy. So, eto yan. So, ano yung color ngayon ni COCl6? Sige, ilagay mo ngayon yung mga compound dito. Nakita mo na yung pattern? Ganyan magsagot ha. So, sino yung blue? Sino yung blue? Sino yung mag-a-appear na blue? Yung mag-a-appear na blue, ang na-absorb color niya ay orange. Sino ngayon yung may pinakamaliit na CFSE? Si CL6 yun. So, dapat Josh, ito yung kulay blue. Yan. Kulay blue ngayon to. Okay? And then next, yellow ang nakikita natin. So, dark blue yung na-absorb niya. So, if yellow is yung nag-appear, dark blue yung na-absorb. Dark blue ngayon yung may pinakamataas na energy natin dyan. So, therefore, siya si cobalt cyanide 63-. So, dapat yellow ang kulay nito. Okay? Then, ito na ngayon yung orange. Okay? That is your color assignment. Good. So, blue, si COCl63-. Sir, bakit? Kasi siya yung may pinaka-weak field ligand. So, therefore, pag weak field ligand, maliit lang na energy yung ma-absorb, ma-absorb niya, no? So, ngayon, maliit na energy ang ma-absorb niya. So, dapat ang may kita mong kulay ay kinda energetic. So, yun. Blue yung pinaka-energetic yan. Eh. Orange, blue, and yellow. So, blue ngayon si cobalt, hexachloro, cobaltate. Okay? So, that is the pattern. So, I'll be giving you another problem with this one, no? Sige, try pa natin ito next meeting. Alam ko isang problem lang to, no? Or dun sa problem set natin, dun ko siya i-include. Okay? So, that's your colors. Okay? So, with that, ayan, kitang-kita tuloy yan. With that, that's the end of your CFT, no? We'll be moving on with another theory explaining the properties of your
complexes. Okay? So we now have the ligand field theory or LFT. So wag kang mag-ala, bago tayo mag mga metal to ligand, ligand to metal, yung introduction muna ng ligand field theory yung aaralin natin for tonight. And then we'll just continue this one sa next meetings to come. No? So ligand field theory. Uy, malapit na tayo matapos. So medyo dulo na to eh, si LFT. So for ligand field theory, it's actually a combination of your crystal field because the d orbitals here are still splitting and the molecular orbital theory. Okay, so it's a combination of these two theories, no? Sir, bakit po si FT? Because d orbitals are still splitting. And then, my splitting. Parang mali yung spelling ko ng splitting. Okay? Split. Tama naman pala, splitting. Okay? So, and then MOT. Nare-recall mo yung MOT. Molecular Orbital Theory. Sila yung merong ano, dapat pag nag-combine yung mga atomic orbitals, meron kang mabubuong hybrid orbitals. So hybridization kasi yan eh. More on hybrid orbitals eh. Pero hindi hybrid orbitals. May mabubuo kang dalawang klase ng molecular orbitals. The one is higher in energy, the other one is lower in energy. Sigma pi. Very good. Yun. Yung mga sigma, sigma star. Hindi, sigma muna and then sigma star. Pi and pi star. Very good. The bonding molecular orbital, which is lower in energy, and then the antibonding molecular orbital, which will be higher in energy. So the molecular orbitals result from combination of your central metallic atom and then accepting a pair of electrons from your donor ligands, which form a reducible represent... wag mo muna itong intindihin. Charan! Cross out. Kasi... Ala, hindi ko pala to na-edit, no? Cross out yan. Kasi hindi pa tayo nagsisymmetry, no? So, sa advance in org mo to kukunin, eh. So, actually, yung advance in org mo, onting topics na lang yun, no? Mas marami na lang dito sa, anong ang tawag dito? Coordination chem. Kasi, basic coordination chem na yung tinuro ko sa'yo. Pero itong basic coordination chem na tinuro ko sa'yo, this is not actually basic at all, no? So, madalas hindi rin siya natuturo sa mga regular curriculum, no? Regular science curriculum. Dito natuturo madalas. So, skip muna natin to. Basta ganito lang siya. Ito yung concept. You have the atomic orbitals of your ligand. You have the atomic d orbitals of your metals. So, when you combine them, Josh, you'll form the molecular orbitals of your complexes. Okay, so this is the pattern. Yan, ito yung pattern, no? So, hindi mo to kailangan munang masyadong intindihin, na, pero ito yung gusto kong makita mo. Sino muna to? Itong side na to. This is your? Degenerate D or dalawa ang species mo eh sa metal complexes. Sino ito? Yung side, left side. This is your metal. And then, yung nasa kabila will be your? Ligands. And usually, your ligands will use their what orbitals? Either S or P. Okay, yan lang naman yun eh, usually. Kaya usually... Meron ba nagdadonate ng D na ligand? possible, pag metal to metal. 'Di ba? Naalala mo yung manganese to manganese? Asa na 'yun? Naalala mo to, 'di ba? Oh. Ayan, nagka-connect yan sila. So it's like they're sharing their electrons as well, no? Pero D electrons ang sinishare nila. If you will notice here, Josh, tingin tayo. What happened to your D orbitals? Nag-split up pa rin. You know? Nag-split up pa rin siya. Charan. Diba? Crystal field theory. Diba? This is your crystal field theory. And then now we have the antibonding, bro. Very good.
Dahil combination ang ligand field theory ni CFT at molecular orbital theory, you have the sigma bonding levels and then the sigma star. If you will notice, Josh, ilan ang sigma bonding levels mo? Ilang orbitals yan? 1, 2, 3. Ilan ang total lahat? Ilang orbitals? Ilang MOs? 3. Ilang MOs? Hindi pala levels. Ilang MOs lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 MOs. Ilan dapat ang antibonding mo? 6 din. 6, correct. Pattern yan eh. So, you need to have 6 antibonding MOs. So, with that, if you will notice, apat na yung kinuha mo for the metal ligand sigma level. Ito yung kinuha mo dun sa higher level ng metals mo. Ito yun, no? Yung 4S at yung 4P. Okay? The 4S and 4P will form this one. Clear? And then, asan yung dalawang antibonding MO? Yun yung kinuha mo kay EG11. What can you say about the T2G? Ito. What can you say about this one? Anong masasabi mo sa T2G? Very good. So, this is actually your non-bonding orbital na tinatawag. Wala siyang pake. So, hindi siya naging part. It is just a storage of the electrons. Of the d-electron. Very good. Kaya, pwede pa rin siya ma-promote, right, no? To your EG level. Therefore, it will give you color. No? This is a really good explanation, no? So, if you will notice, Josh, your CFT focuses on what? Focuses on the CFT. It focuses on the what is it, the yung ano po yung strong in what species of your complex? Yung mga what species of your complex? Dalawa lang naman parts ng complex mo eh, the metal and the ligands. It focuses on the metal itself, yung pagana po. Correct, na, metals lang talaga. Metals lang ang kino-consider niya. Wala siyang pakialam sa orbital ng ligands mo. Okay, it will not calculate the orbitals of your ligand. Pero take note, sa LFT, we're now considering the ligands and they have energies as well, no? So kaya ito yung sinasabi. Does this mean the LFT po is objectively better than the CFT? Ideally, yes. Kasi we can calculate energies here. Okay? Nakakalculate yan. Ito yung sinasimulate ng mga programs. Okay? For calculating bond energies or the delta oak, ito, yan, pwede rin itong masimulate. Okay? So, with that, because we're studying as well the energy of your ligands, what can you say about the energy of your 3D and your ligands dapat? Or the orbitals of your ligands? Dapat, as much as possible, Josh, the 3D orbitals and then the ligand orbitals must be what? In terms of energy. At ma-ano mo yan? Ma-gets mo siya? In terms of energy. Your ligand orbitals must be quite close in energy with your 3D orbitals. Kasi kapag masyadong malayo ang S or P energy, can you promote bonding? Okay. Hindi po. Diba? Hindi. Kasi ganun pa rin. Diba? Ito yung sa molecular orbital mo eh. Diba naalala mo yung HF? Diba ang HF? Ito 1S to, right? Ito lang yung 1S niya eh. Ito, you have the 1S2, 2S2, tsaka 2P6, right? Or actually 2P5. Sino ang nagbabond? Talaga? Bawal na to kasi complete na yan eh. So, ito at ito. Okay? So, even though your 1S is parang sa iisipin mo, no? Ay, sir, this one nasa lower energy. In fact, 1S1 alone will have quite a high energy, no? And it's quite close with your 2P level. So, therefore, you can form molecular orbital here.
So may MO kang mabubuo. Similarly, ganun din, no? The rule for forming the octahedral molecular orbitals, the energy of the ligand orbitals must be quite close to your 3D energy level so that you can form the molecular orbitals, sigma molecular orbitals, and the anti-bonding sigma molecular orbitals, no? Okay? For your complex. Okay? So, like what I mentioned, binabarrow ni MO, molecular orbital, at saka CFP, combine natin, you'll now have your LFP, or the ligand field theory. This one is a better theory than valence band theory. Diba? Pangatlo mo na to. Josh, pangatlo na to, ha? You have the valence band theory. You cannot predict mag colors here, no? Spectroscopy. You now have the CFP, and then this is the third one, LFP. So combining MO tsaka CFP, you now have the LFP. So the LFP will still borrow the concept of splitting the orbital. And you still have the CFS here. Ayan pa rin yung CFS mo, no? Wala, walang magbabago siya. Nandyan pa rin siya. Pero nagdagdag ka lang nito. You now consider the ligand orbitals. Okay? So, yan na ngayon yung kinoconsider mo. So, ngayon, if you will check, eto na yung inaral natin last time. Okay? So, let's say D1. So, di ba, ang D1 mo ganito. Correct? This is your D1, right? Tama? Opo. So, ano lang ang meron kang energy? Negative? 2/5, no? Delta O. Opo. Times 1. Correct? Ito na siya. Okay. Next, how about pag D2, Josh? Pag D2, how many na yung delta O mo? Negative how 4. Many electrons? How many electrons? dalawa. Dalawa. So, negative 4/5 delta O. Okay? So, we're considering weak field muna, ha? Weak field ligand. So, pag weak field ligand, mataas or mababa ang CFSE? Pag weak field, mababa lang. Okay. So, you'll produce a high spin complex. Correct? High spin complex yan. Weak field ligand siya. Next, what will you see with this one? So, kailangan kasi may ligand field stabilization energy ka na. So, aside from your delta O, kapag D2 na siya, Josh, so, for D2, times 2 na yan, can you have exchange energy here? Can you have exchange energy for D2? Yes. Ayan. Kaya meron kang isang pi E. Okay? It makes sense, no? Ito rin yung tinuro ko sa iyo, nung last time. Ganyan din siya. Sige, D3 tayo, Josh. Predict. How much delta O? Negative 6/5. Okay. Kasi nga, 3 times negative 2/5, no? Plus, how many exchange? I-prove natin na 3. I-prove natin na 3, no? So, from 1. Tapos yan from 2 to 3. From 1 to 3. Very good. 3. Yan. Siya yung, sila yung pwede mag-exchange. How about the fourth one? D4, weak field. 1, 2, 3, 4, 5. D4 na weak field muna, ha? Ayan. So, 1, 2, 3, 4. Hanggang talon tayo sa D9 after or D8. So, how many, ano yung delta O mo dito? Negative, ano to? Itong nasa baba, Josh. Negative, so, 3 times 2, no? Negative 6/5, tama ba, Josh? Abo. Plus, may isa ka na sa taas. 3/5 yung nasa taas mo. Diba? Abo. 1 times 3/5. Positive 3/5 to. Tama? Delta O. Kaya lalabas, negative 3/5 delta O. Abo.
Clear yan ha? Baka kasi magulat ka, hala, from negative 6 Fe, bakit naging negative 3 Fe? Bumaba. Kasi meron ka ng electron sa EG level. And take note, this is zero, positive 0.6, right? Or positive 3 Fe. So with that, mababawasan yun yung negative energy level mo. Do you have any additional exchange here for D4? Meron ka bang additional one, na two, ano? 4, 1, 2, 3, 4. Obo. With the upper one. Ah, pwede ba sila mag-exchange? Ah, hindi. D4 tayo ha. Hindi po pala. So, do we still have additional exchange energy here? Wala. Kaya ayun no, tingnan mo to Josh. Yung D3 at D4, same sila ng exchange energy because the electron, the lone electron in your EG level cannot exchange with your P2G level. So therefore, yan lang yung magpapalitan. 3 pi ipa rin. So punta tayo sa D7. Sige nga, pag D7, Josh, ano ang magiging pattern mo? Weak field ligand. Ilan ang naka-occupy na electron sa ilalim? How many electrons? D7. Weak field. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ano mag-pair up sa baba? Okay, good. 4, 5, 6, and then 7. Okay, so with this, how many ang itatimes mo sa negative 2 fifths, Josh? Negative 2 fifths times yung nasa T2G level, ilang electrons yan? Negative 2 fifths times 5 minus... So that's negative 10, no? Correct? Plus 3 fifths times 6 fifths. Negative 4 fifths. Okay, good. So ang total mo ngayon, delta of, no? Negative 4 fifths. Delta of. And then, identify the exchange, Josh. Ilan ang exchange mo? Bilangin mo muna yung sa T2G level. 1, 2, and then 3. Can you exchange pa yung nasa arrow down? Yes. 4, and then yung nasa taas. 5. So, how many exchange ang nangyari? With that given setup? 5 po. So, plus 5, 5E. Kaya siya ganyan, no? Then, meron ka bang paired electrons, Josh? May paired electrons ka? Paired electrons, dalawa po. So, ano yon? Yung paired electrons? Anong energy yon? Pi C. Pi C. And dalawa siya, no? Ito yung sagot. Negative 4 fifths delta O plus 5 pi E plus 2 pi C. Check natin, no? Ayun. Tama tayo. Ayun. Negative 4 fifths delta O, 2 pi C plus 5 pi E. So, mapipredict natin yung sa weak field. Pwede rin natin mapredict yung sa strong field. So, hindi ko ililipat sa next slide, ha? Ipredict natin. So, we'll end with this one. So, malapit na tayo, ha? Please share your screen, Josh. So, we'll end with this one. Yan mo. Okay. So, gawin natin yung D4 at D7 din. Pero strong field. Predict the LFSE. LFSE stands for the ligand field stabilization energy. So, strong field ligand ang gamit natin. D4 and D7. O, sige. Gawa ka muna ng octahedral. Octahedral complex. Okay, good. O, paano kapag strong field na D4? Tapos strong field tapos, na tapos D7. Na
Okay. Tingnan natin, malay mo, for the G elements. G elements. Yung G po, 121 plus, eh, sabihin, very close na po yan, ha? Isang, mm-mm, isang ganun na lang. Isang, isa pong... Promoted B agad. Tapos ang G na kaagad po tayo. Okay, so D4, strong feel dyan, ha? Good, nandyan siya. Pag D7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iba yung pattern, no? Kasi strong feel siya. Then 7. Okay, oh, calculate muna. Ilan yung nasa sa D4? Ilang electrons yung nasa T2G? 4. So 4 times negative 2 fips. So, okay. Then delta off mo ngayon yan. That's basically negative 8 fifths delta O. Oh, how about your exchange? May exchange ka ba? Okay, 1, 2, then 3. Okay, wala ka namang... Di naman pwede na makipagpalit yung arrow down with the other. May paired ka ba? Okay, good. So, plus another energy. Okay, good. How about sa D7? Times 6 ngayon. Very good. 6. Plus 3 pips times 1. So, anong total mo? So, negative 12 tsaka 3. Very good. Negative 9 fifths. Delta ok. Oh, wag mo kalimutan yung delta ok. Plus, how many exchange ang kaya mong magawa? Sa lahat na naka-arrow up yan, eh yung naka-arrow down pa. Very good. And, how about your paired? So, D4 and D7 yung i-check natin, ha? Very good. Ayan, 3 pi C. So, let us double check this one, no? Share screen tayo. Okay. Ayan. So, strong field. Ayan. I think nakikita mo na, no? D4, ito yung sagot natin. Negative 8. 5 pi C, 3 pi iba yung sagot natin dyan. Ano yung sagot natin dyan, Josh? Correct? Tama ba? Abo. Negative 8 fifth. Okay. How about sa D7? Negative 9 fifths. Oo, tama to. Negative 9 fifths delta O plus 3 pi C plus 6 pi E. Tama? Abo. Correct? Same ba yung sagot natin? Doon sa shinare mo kanina. Negative 9 pips, T pi C, tsaka 6 pi E. Okay. So with that, we're good with the LFSE, no? So that is basically your ligand field theory. It's a combination of your CFT tsaka molecular orbitals. But please take note, there will be another concept, no, na kayang i-explain ni ligand field theory. That will be your pi bonding, like the metal to ligand, pi bonding, and the ligand to metal, pi bonding. So we'll continue this one sa next meeting natin, no. Uy, patapos na to, Josh, kasi ang kasunod na nito ay yan Taylor effect, eh. This is the last topic for this chapter, no. So with that, we're good for tonight. Yan. Thank you so much, Josh, no. So regards na lang din sa dad mo. Yan. And then I'll be seeing you next meeting na lang, ha. So, oy, malapit na tayo. You'll be back with your concentration cam. So, sorry, I'll be sending that. I'll be sending your... Yung train po. Yeah. I'll be sending your problem set. So, hopefully within the week, no? Kasi sobrang dami ko pa din ginagawang documents. Anyway, okay na yan for tonight, no? So, thank you so much, Josh, and I'll see you next week. Thank you po. Thank you. Bye po. Enjoy the rest of the night. Okay po. Bye-bye po.